soil mix tayo para dito sa mga plant, new plants natin, which is mga veggie plants. Ayan, we have parsley, may mint, so may celery, may eggplant, then may calamansi, and may tomato tayo doon. So, ayan, gagawa muna tayo ng soil mixture kasi i-repot natin siya sa maganda, sa malaking pot. So, kailangan ng healthy na pundasyon, which is yung soil niya. Kailangan ng magandang soil. So, let's go! Ang gagamitin natin is itong organic loam soil. Yan siya. Then gagamit din tayo ng vermicast. Yan, vermicast. So, itong vermicast, ito yung mga worm casting, worm humus, worm manure, and worm feces. Ito yung organic na pampataba or fertilizer. So, lalagay din tayo ng carbonized rice hull. Konti lang. Ayan. Then, maglalagay din tayo ng cracked eggshell. So, ayan. Hindi ito ko na-crack yung belt. Pero, ito lalagay natin siya sa, i-mix natin sa soil mixture natin for today. So, let's begin. Soil.
Pang-compost. Soil na galing mismo sa kanila. Sa paso nila nung nabili. Meron siyang mga rice, hal, yung iba ng bigas. Then meron din siyang mga feces. Mga chicken manure, ganun. Nalagyan natin siya ng konti. For fertilization purposes din.
finished product. Ayan ang gagawin natin soil, or gagamitin natin soil. Ayan. Again, combination siya ng loam soil, organic loam soil. Yung eggshell na dinurog, vermicast, coco peat, then may konting carbonized rice hull, then yung mismong lupa galing sa mismong plant. Like, eto, ganun, kumuha tayo konti. So, yan. Yan na siya. Yan na yung gagamitin natin para i-repot itong mga veggie plant natin since kailangan nila ng lupa, or yung lupa nila kailangan healthy or mataba. Matabang lupa, sabi nga nila. Yan, para mas lumago siya. So, yan siya. Yan. So, next video natin is mag pre-repot na tayo na itong mga ito. Then, stay tuned. Bye for now. Okay, so, don't forget to like, comment, and subscribe para updated pa kayo sa susunod ko pang mga video. Paalam! God bless us all! Mwah!